4, 12, man, 1, 4, 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa Tagalog po, mga kapatid, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. So alam po natin dito sa aklat ng mga gawa 4:12, ang sabi po dito, kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. Ang tinutukoy pong pangalan dito sa chapter 4 ay walang iba kundi ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Wala daw pong pangalan ibinigay sa silong ng langit. Sinabi pong silong ng langit. No? Lahat pong bagay na nasa ilalim po ng langit, mga kapatid. Amen? Alam po natin, pagka sinabing silong ng bahay, yun po ay nasa ilalim. No? So, ibig pong sabihin, lahat po doon sa nasa ilalim ng kalangitan, no? Wala daw pong ibinigay na pangalan. So, pagkikaligtas ng tao, maliban po sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus Kristo. Kaya, dito po natin bibigyan pansin, no, ang kaalagahan po ng pangalan ng ating Panginoon. Pero bago po natin lubusan pagtuunan, yun po isang pangalan ni hayag para po sa ating kaligtasan ay atin pong bibigyan pansin yun po mga pangalan at mga titulo na ginawa, na ginamit po patungo sa Diyos nung lumagdipan hanggang ito po ay mahayag sa bagong Amen. Now, what's your name? Ano bang pangalan mo? Ginamit ko po dyan ang aking pangalan. No? So, isipin nyo rin po ang inyong pangalan upang nang sa gayon ay lalo po natin ma-appreciate ang kagandahan ng pangalan na ating pong tinataglay. And I believe ibinigay yan sa atin, hindi yung ay, aksidente lang. May layunin po ang Diyos kasi nga sabi, bago pa man po tayo panganak, ay tayo po ikilala ng ating Panginoon. Bago pa man tayo bigyan ng pangalan, bago pa man tayo magbuo sa sinabi po na ng ating ina, ay nandoon na po ang kilalang-kilala na tayo ng Panginoon. So, kahit po yung pangalan ibibigay sa atin, alam na ng Diyos. Amen? Yun nga po, ang aking pong pangalan ay ibinigay sa akin ng aking pong mga magulang. Sabi po ng aking inay na nakuha daw po sa kalendaryo ang aking pangalan. Nagkaroon po ako ng pagre-research kasi nga po noon mga pangalan ng santo o santa na sa kalendaryo. At ang aking po palang pangalan ay isang santa. Saint Irene of Thessalonica. Kaya pala po doon nakuha sa kalendaryo. At ito rin po ay patron of peace. Na ang feast days po ay April 3, April 5 at May 5. So kaya nga po April 5 po ang aking birthday. Kaya po yun. Kaya noong April 5, dahil doon nakalagay po yung pangalan na Irene, kaya yun po ang ipinangalan sa akin. Actually po, noong ako po ay pumapasok ng elementary, parang ayaw na ayaw ko sa pangalan ko. Alam niyo po kung bakit. Hindi po dahil sa yung kapitbahay namin mataba ay pangalan po ay gayon din. Hindi po dahil doon, dahil kaibigan man po namin yun at mabait naman sa amin. No? Kaya po parang nayayakot ako sa pangalan ko, hindi po may sulat ng ayos yung letter I. No? Di ba yung pagkorba, lalo na po yung script type, no?
yung kabit-kabit na yung pagsulat ng pangalan. Hirap na hirap po akong isulat yung letter I. Parang ang pangit-pangit tingnan. Eh sabi ko, bakit ba naman ito pangalan binigay sa akin? Hindi na lang yung mas madaling isulat para hindi ako mahirapan. Kaya po, parang bakit ito pa ang pangalan ko? And then, nandoon po na yung aking pong pangalan ay hindi Irene dati. Yung pong Tagalog talaga, Irene. Kaya pag ako ay nagpapakilala ay, ako po si Irene Chavez. Yan. Yan po talaga ang istorya ng aking pangalan. No? Kaya po, yung mga kaklase ko nung elementary, sila po ay pag nakikita ko ay, Hi Irene, kamusta ka na? Yan. Ayun po talaga yung aking magkakabigkas ng pangalan noon. Pero nandoon, nung ako po ay nag-high school, nang second year na po, meron akong ano, meron akong isang teacher doon sa biology. At ang sabi niya, i-Americanize mo naman ang pangalan mo. Ay sa buong klase po yung sinasabi. Kasi tinatawag eh as attendance. Bakit mo i-Americanize ang pangalan mo? Sabi na i-ready, Irene. Kaya po, mula po noon, yung mga kaklase ko, Irene na ang tawag sa akin. Kaya sa akin, mas maganda palang pakinggan. Kaya mas hindi ko na po nagustuhan yung aking pangalan. Kasi nga po, diba sabi, the sweetest name to your ear is of course your name. Huh? Pero nung una mo parang masakit sa tenga yung pagbanggit ng aking pangalan. Pero habang tumatagal, ay okay na pala, maganda na pala ang pangalan ko. Huh? Hanggang alam niyo po, nung ako'y makakilala sa Panginoon at mayroon ang mga pag-aaral ng kahulugan ng mga salita, nakita ko po na aking palang pangalan ay nasa Bible. Huh? Greek word po pala, Eirin, and it means peace. Huh? Kaya lalo, wow! Buti na lang pala, Irene ang pangalan ko. No? Kaya nga po, yung sa Philippians, sa sinasabi doon na the peace of God and the God of peace, minsan po pinapalitan ko yun. The Irene of God and the God of Irene. Di po ba? Ang ganda? Amen? Ibig pong sabihin mga kapatid Lord, may kaugnayan pala sa iyong katangian ng aking pangalan. Kaya sobrang minahal ko na po ang pangalan na ibigay sa akin, mga kapatid. Sapagkat ito pala po ay kaugnay sa katangian ng Diyos, sapagkat siya po ang kapayapaan sa aking buhay. Alam niyo po ang inyong mga pangalan ay mayroon ding magandang kahulugan. At hayaan po natin na may connect natin ito sa katangian ng Diyos. Alam niyo po, yung pagbibigay noon ng pangalan in the Old Testament ay lagi po may kaugnay sa katangian po ng ating Panginoon. Next slide, please. Yun pong pagbibigay, mga kapatid, no? Ng mga pangalan noon in the Old Testament, meron po itong kahulugan. Ang una po, no, let's take for example the name Abram. It means high father. Ibig pong sabihin, pangalan ng isang amang iginagalang o yun po sabihin high father, ibig sabihin isang mataas na antas, binibigyan po ito ng respeto o paggalang. Maganda na ang kahulugan, di ba? Pero, ito po ay iniugnay doon po sa nais ng Diyos at pangako ng Diyos dito kay Abraham. Na nang siya po ay naging isang taong puno ng pananampalataya, ang pangalan Abraham ay pinalitan niya po ng Abraham, na ang ibig sabihin ay father of a multitude, ama ng karamihan. Bakit po?
Dahil sa pamagitan po ng kanyang pananampalataya, ang sabi po sa Biblia, na siya po ay lubos na pagpapalain. At ang kanyang binhi ay pararamihin, hindi po ba? Hindi lang sa physical, maging sa spiritual. Ito po mga Israelita, sila po ang tinatawag na binhi ng pananampalataya sa literal na kaparaanan. Pero yung pong binhi sa pananampalataya sa spiritual na kaparaanan, yan po ay ang mga mananampalataya ngayon ng ating Panginoon. Amen? So, kakawakin pa rin natin na ama natin, itong si Abraham dahil sa pananampalataya, kaya yung pong father of a multitude, ito rin po ay ang hope para po sa atin bilang mga anak ni Abraham. Amen? So makikita po natin ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng pangalang Akma doon sa kanyang magiging salin-saling lahi maging sa mga tao mananampalataya sa Diyos. Now, yun pong salitang Hakob, alam niyo po, ayon po doon sa naging kapanganakan nito pong si Hakob, kaya siya pinangalanan ng ganito. Minsan po ay ano ganun ang pangit ng kahulugan ng pangalan niya. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng supplanter ay mandaraya. Pero yung pangalanan kay Hoy, mandaraya. Ang sama, di ba? No? Pero hindi naman po siguro gustong papangiti nila yung kahulugan noon. No? Ang actual po na ibig sabihin ng Jacob ay heel catcher. Yun pong humila ng sakong. Kasi ganun nga ang nangyari. Although may ibang meaning nga na mandarayo yung Jacob, pero nandun po nung palabas na itong si Esau, no, ito po, hinawakan niya pa, no, yung sakong ng kanya pong kapatid na para bang, hoy, ako dapat mauna, hindi ikaw. Kaya ang pangalan po ay si Esau at siya po ang mas bunso, although sila po ay kambay. Kaya para bang mandaraya siya, at kahit po doon sa kanyang naging buhay niya, na kung saan ay dinaya nga talaga niya kanyang kapatid sapagkat yung basbas ng kanilang ama na si Isaac na dapat kay Isaac mapapunta ay dinaya niya na napapunta sa kanya. No? At nandoon po hanggang siya ay pumunta kay Laban, ang kanilang pinsan, dinaya niya rin ang kanyang biyanan. Na? Sa pamagitan po noong mga kawan na ibinigay po sa kanya. Ha? At nandoon nang siya po ay umalis na nakatakpo po niya ang ating Panginoon doon sa lugar ng Peniel. At doon po pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan. Dahil naging determinado siya na makipagbulong sa Panginoon, hindi sumuko itong si Jacob. Bumitaw ka lang sa akin. Pero sabi niya ako, hindi ako bibitaw, hindi ko ako pinagpapala. At nandun po, nakita ng Diyos ang kanyang determinasyon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka natatawagin ako, ikaw ay tatawagin Israel. Na ang ibig sabihin, He will rule as God. Siya po ay maghahari kagaya ng Diyos, magiging kagaya siya ng isang prinsipe na mayroong kapangyarihan. Kaya nga po, ang lahat na naging angkan nito kung si Israel ay tinawag na mga Israelita. So pag sinabi pong Israelita, sila po ay nagmula dito kay ako. Okay? So pinalitan po ng Diyos ang kanyang pangalan. Now, even po sa New Testament, yun po pangalang Simon. It means hearing. Narinig at pinalitan po ang kanyang pangalan na Pedro. Di po ba sa Matthew 16:18? Ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia.
So, kaya nga po napagkamala na si Pedro ang bato na tinutukoy doon. Kasi ang ibig rin pong sabihin ng Peter ay a rock. Pero small rock lang po yun. Maliit na bato. Ikaw ay maliit na bato. Pero sa ibabaw ng batong ito, yung isa pong batong tinutukoy doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na. Amen? So kaya napagkamalan po si Pedro na siya yung malaking bato na pagtatayuan ng simbahan. Kaya napagkamalan na unang papa daw po ay si Pedro. Pero hindi po makakatiyo. Sapagkat ang pundasyon ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin. So nung po ang pagbibigay ng pangalan ay mayroon pong kahalagahan. At sabi ko nga po, mostly iniuugnay po ito sa katangian ng Diyos. No? At kahit po halimbawa yung mga sa ibang mga bansa, yun ang mga pangalan ng kanila pong mga Diyos ang siya pong nahayag sa kanilang pangalan. Let's take for example, yung pong three Hebrew children. Yun pong pangalan Meshach, Shadrach, at Abednego. Yun po mga kapatid ay hindi na po mga Hebrew name. Yun po mga kapatid ay pangalan na nila doon sa lugar ng Babylonia. At ang binibigyan ng pansin noon ay yun pong kanilang Diyos, no? Na sinasamba nila doon sa lugar ng Babylon. So, sila po ay pinangalanan na ibang yung pong paraon o yung hari nila, I mean, ang nagbigay ng pangalan sa kanila. Kaya po, kung ano yung pananampalataya mo, doon po nahayag yung pangalan na ibinibigay doon sa mga nasa sa kapatid. So, yan po ang kahalagahan ng mga pangalan na ibinibigay sa mga tao noon. Pero, nakikita po natin, when it comes naman po sa pangalan ng ating pong dakilang Diyos, binigyang pansin din po, mga kapatid, yun po kahalagahan kung bakit ito po ay inahayag sa atin. May iba't iba pong mga dahilan kung bakit gumamit ang Diyos ng mga pangalan. Diba sa atin, diba isang pangalan na lang para huwag ka mapagkamalan kung sino ka. Pero kahit po tayo ay binigyan ng pangalan, meron po tayong mga nicknames, diba? Yan. May mga palayaw na ibinibigay po minsan sa atin. As in, ito po yung mga palayaw na kung saan ay ibinigay po ng atin pong Panginoon. Mga titulo po. Pero ang mga bagay pong ito ay may layunin. At ang una nga pong layunin kung bakit po gumamit ang Diyos sa mga pangalan, it is a means of progressive self-revelation. Ito rin po ay paraan ng dahan-dahan o unti-unting pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili. Pag sinabi kong progressive, may progreso. No? Hindi kaagad po inihahayag. Unti-unti lang po ito upang nang sa gayon, mas maintindihan po natin siya. Kasi nga po, hindi tayo kayang mabigla. Hindi po ang tao. Limitado po ang ating kaunawaan, pero nandoon, unti-unti niya pong inihahayag ang kanyang sarili upang nang sa gayon, maunawaan natin siya. Now, sinasabi po mga kapatid, kahit po sa mga Bible scholars, ang sabi po ng dalawang professors, si Flanders at si Cresson, ganito po ang kanilang sabi, to the ancients, the name is a part of the person, an extension of the personality of an individual. Doon po sa mga unang tao raw noon, ang pangalan ay bahagi ng isang tao, ito ay karugtong ng personalidad ng isang tao.
So hindi po nangangahulugang ikaw ay may pangalan ay hiwalay na sa iyo. Na ikaw ay iba sa iyong pangalan. Hindi po, no? Kasi pag tinawag ka, no? Brother Joseph. Since wala naman siyang kapangalan dito, kahit kayo ay mga nakatalikod at pag tinawag ko Brother Joseph ay isa mang nalilino. Di mo ba? Dahil nandoon po, ito po ay tumutukoy sa kanya. At extension po ng kanyang personalidad. Yung pagbanggit lang na Brother Joseph, no? May napupuunan po sa kaisipan ng mga tao. Ah, asawa ni Sister Macy. Ah, tatay ni Joshua. Yung pong mga ganon, ibig po sabihin ay mayroon po siyang kanyahan. Mayroon po siyang personalidad na tanging siya lang po ang nagtataglay. Ganon din po sa ating Panginoon. Sa pamagitan po ng paggamit niya ng kanyang pangalan, ihahayag niya po ang kanyang sarili. Kaya nga, nung ito po si Moises, yung binasa kanina ni Brother Jerome, patungkol po dito sa pagpapahayag ng Diyos, dito po kay Moises, ano po ang tanong niya? Panginoon, anong sasabihin po pangalan mo pag tinanong ng mga Israelita kung sino ka? At ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Sabihin mo, ako si ako nga, I am that I am. Ibang klase, no? Si ako nga ang nagutos sa'yo at ito ang pangalan na sasabihin ko sa kanila. Now, yung po mga kapatid, the name I am, parang bang napaka-awkward naman, no? Ibo ba? Minsan ay kakatok tayo na sabi, sino yan? Ako! Para bang mula na kagad yung atin po. Kasi minsan kahit sa boses lang, makikilala tayo, di ba? No? Pag sinabi nga ako, maliban lang na para bang mabang boses yun. Pero kapag kakilala ka na ng tao na yun, kahit boses mo, kilala kung sino ka. No? Kaya nga po yung pagsasabi niya, I am, nangangahulugang ako yung nag-iisang makapangyarihan. Ako yung nag-iisang umiiran na noon pa na siyang kinikilalang Diyos ng bansang Israel. Sabihin mo na ako si ako. Ha? Nagkaroon pa po siya ng lubusang description about himself. At ang sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. So, yung pong I am na tinutukoy niya, yun po ang makapangyarihan Diyos at ang Diyos ng inyong mga magulang na nangako na kayo ay dadalhin sa isang lugar na kayo ay lubusan. Pagpapalain. So, sa pamagitan po ng pagbibigay niya ng pangalan sa kanya pong sarili, nagkakaroon po siya ng progressive self-revelation. Ang ikalawa po na kaya siya nagbigay ng kanya pong pangalan is a revelation of his character. Para po maipahayag yung pong kanyang karakter o ugali o yung pong kanyang katangian bilang Diyos. Ang sabi po, mga kapatid, sa Exodus chapter 6, verse 3, no? Basahin po natin, mga kapatid. Ang sabi po sa English, no? Pag po natin basahin sa Tagalog, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known unto them. So makikita po natin, nagbigay na naman ng pangalan ng ating pong Panginoon. No? Ang sabi niya, nung siya ay magpakita dito kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob,
at ibinigay po niyang pangalan ay Diyos na makapangyarihan, pinakamakapangyarihan. Pero sa pangalang Jehovah, hindi pa po niya ito na ibibigay sa kanilang mga linggo. Pero ngayon ay inihahayag sa kanila. So ano ang sabi? Ako ay napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalan Jehovah noon, ay hindi ako napakilala sa kanila. Kasi po, yung pangalan Jehovah, it speaks of redemption and salvation. Ito po ay tumutukoy sa pagtubos at sa kaligtasan. So, nangangahulugan po na sa pagkakataon yaon, inihahayag sa kanila ng Panginoon, ako ang inyong tagapagligtas. Kasi nga po, ang bansang Israel ay nangangailangan ng paglaya. So, kung kanila lang malalaman, oh, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. And so, hindi po agad darating sa kanilang isipan, yes, siya nga makapangyarihan sa lahat. Humingi nga kami ng tulong sa kanya. Pero wala pang sagot. Pero nung sabihin, siya si Jehovah, nangangahulugan, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na magliligtas sa inyong pagkabihan. So sa pamagitan po ng pangalan yaon, mas nakikilala nila ang katangian ng Diyos, ang kayang magawa ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Tingnan po ba natin? The third, God used names as a manifestation of His presence. Alam niyo po, kapag binanggit nga ang ating pangalan, ibig sabihin po ay naroon. Halimbawa, tinawag ng iyong pangalan, Brother Boyer. Tapos ay wala ka pala doon. So nandoon, bagamat tinawag ang iyong pangalan, pero nandoon, kung hindi ka present doon, ay wala pala siya. Pero nandoon, kapag siya ay pagtinawag Brother Boyet at may halimbawang sumagot o tumaas ang kamay, yung kanyang presence ay na-appreciate. Now, ang magandang pangalan or magandang bagay sa pangalan ng Panginoon, once we call on His name, and if we have faith in His name, kahit hindi natin siya nakikita ng personal, we know that His presence is there because He works in a mighty way. Sumasagot siya sa ating mga panalangin. Amen? Nagbibigay siya ng kagalingan sa karamdaman. Amen? Sumasagot siya sa ating mga nagbibigay kalutasan sa ating mga problema. Alam natin, Diyos ay nariyan, Diyos ay narito, kahit hindi po natin mga kapatid siya nakikita visibly, pero once nabanggiting natin ang kanyang pangalan, we know that His presence is there. Kaya nga sabi ng Biblia, kung saan may nagkakatipon na dalawa o tatlo sa kanyang pangalan, naroon siya sa kalagayan. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, yung itong si Solomon ay kanya pong iala yung pong templo, mga kapatid. Inialay po niya sa Diyos ito at sabi, Panginoon, sa lugar na ito, dito mananatili at iyong pangalan. Upang nasa pagkakataon na sambitin nila o tawagin nila ang iyong pangalan, alam namin ikaw ang Diyos na sasagot sa Diyos. So it speaks of His presence. At ang ikaapat po as a revelation of His power and authority. So sa pagtawag ng bansang Israel sa ating pong Panginoon, alam po nila na mayroong kapangyarihan. Kaya nga po sila ay nakalabas mula doon po sa Ehipto dahil sa kapangyarihan
kapangyarihan ng pagtawag nila sa pangalan ng nag-iisang Diyos. So, makikita po natin na ang habag pong ito ang mga dahilan kung bakit ang Diyos po ay nagbigay ng kanya pong pangalan. Pero nagbilib po ang ating Panginoon na nararapat ang kanya pong pangalan ay hindi para bang babasta-bastahin lang na ating pong babanggitin. No? The first thing, no, na paggala o pagrespeto sa pangalan ng Diyos ay we must fear His name. No? God demands fear for His name. He commands man not to take His name in vain. No? Huwag po nating babanggitin daw sa walang kabuluhan ng kanya pong pangalan, Exodus chapter 20, verse 7. Kaya nga po, mga kapatid, yun pong kanyang pangalan, no, mamaya akin po babanggitin, ay hindi po nila natandaan yung talagang pronunciation of the name of God dahil po iniwasan po nila itong panggitin. May ipinalit po silang pangalan doon sa ibinigay mismo na pangalan ng Diyos sa kanila dahil baka pagka naging casual na lang yung pagbanggit nila ay mawalan galang nila ang pangalan ng Panginoon. No? The second, God warns His people not to forget His name. Kinakailangan huwag kakalimutan ang pangalan ng Panginoon. Hindi po ba may awit tayo na makalimutan na nila ang pangalan namin? Huwag lang si Kristo ang ilimutin mo. Amen? Sapagkat napakahalaga po ng pangalan ng ating tagapagligtas. Third, God promises a blessing for those who know His name. Of course. No? Dahil kapag hindi natin kilala ang Diyos na ating tatawagan, paano tayo makakatawag sa Kanyang pangalan? At paano niya tayo pagpapalain? Amen? So there is a blessing for those who think upon His name. Kaya ito po ang mga bagay na ating pong matatamok sa ating pong pagbibigay respeto sa pangalan ng ating pong Panginoon. May pagpapala. Now, let's proceed po mga kapatid sa mga Old Testament names of God. Okay. Dito po nakalagay yung English, yung Hebrew, at saka po yung sample na scripture na kung saan atin po itong masusumpungan. Amen? So, sa English po, meron po tayong mababasa, no? Salitang God, sa atin naman po, sa Tagalog, Diyos. Pero sa English po, may iba't iba pong pagkakabanggit. Okay? Let's take for example, yung pong word na L, E-L. Ang ibig pong sabihin ng L, no? It means strength. It means mighty, almighty, or deity. Ibig daw kong sabihin ito ay kalakasan, kapangyarihan, no? Ganap na kapangyarihan, at ito rin po ay nangangahulugang Diyos. Ito po ay kinuha sa salitang Eloah. Nang ibig din pong sabihin ng Eloah ay Diyos, no? O ba may awit tayo noon, no? El, Eloah, huh? Adonai, no? So, yung pong mga katawagan ito ay Hebreong katawagan. Meron pa rin pong Ela or Eloah, no? Na ang ibig sabihin po nito ay Diyos. Now, yun din pong salitang Elohim. Ito po ay magkakapareho. El, Eloah, Ela, Elohim. Kaya lang po yung Elohim, ito po ay plural form ng El or Eloah. Now sa Genesis chapter 1 verse 26, yun po
salita doon na Diyos ay Elohim. No? Yung pong tingnan natin ano sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Yung Diyos po doon, Elohim. Kaya ang sabi ng iba, o plural, kaya Trinity talaga ang Diyos. Kaya sabi, lalangin natin ang tao sa ating larawan. O, hindi marami nga. Now, kung hindi po natin maunawaan ang kaulugan ito, ay baka nga Trinity, paano ito maipaliwanag? Pero alam niyo po, nakikita natin dito, Diyos sa Hebreo ay Elohim, pero kahit in plural form po yun, hindi po nangangahulugang plural in number. Kundi ito po ay nangangahulugang plurality in majestic attributes. Ano pong ibig sabihin? Hindi po marami sa bilang pag sinabing Elohim, hindi mga Diyos, kundi Diyos pa rin, kundi iisang Diyos na marami po ang kanyang makaharing katangian. Amen? Kaya po siya ay binibigyan gala. Now, sa atin po halimbawa, no? Yung isang tao iginagalang natin. Halimbawa ay Sister Leia. Sister Leia, kamusta na po kayo? Yung salitang kayo, plural sa atin, di ba? Pero hindi ibig sabihin marami, hindi dalawa o tatlo si Sister Leia. Sa ating pong lingwahe, ang ibig pong sabihin ng pagpaparami, halimbawa po, kayo, ninyo, ay hindi nangangahulugang marami ang bilang, kundi bilang pagbibigay galang sa kanya. Kamusta na po kayo? No? Ganon din po sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin Elohim, ay marami po ang kanyang bilang. Kasi yung salita pong Elohim din, na mas maliit po in small letter E, ginamit din po sa Bible pertaining to gods. No? Small letter G. Pero hindi po ibig sabihin noon, ay pinatukulan po nila noon si Baal. Pero si Baal po ay nag-iisa. No? Pero still, si Baal po ay tinawag na small letter na Elohim na tumutukoy din po sa kanilang pagkilala sa kanila, kanya, na kanila pong makapangyari ng Diyos. So, siya po ay tinawag na El, Eloa, Ela, Elohim. Dito po sa mga nabanggit na talata. Siya rin po ay tinawag na Yahweh. Yun po, apat na letra, YHWH, no? Either God or Lord. O kaya naman po, yung pinaiksing YH. Yun pong salitang Jehovah sa English, ito rin po ay may katumba sa Hebrew na YHWH. Ito po ang tinatawag na tetragrammaton. Ha? Ang tetragrammaton po ay binubuo ng apat na letra. Kasi nga po sa Hebreo, wala po silang vowels. Wala po silang A, E, I, O, U. Panay po consonants. Mga katinig lang po. Kaya sa atin po, nilagyan lang po yung halimbawa yung Yahweh ng A at saka po E para mabasang Yahweh. Pero sa kanila po, ito ay YHWH. Nasabi ko nga po kanina, hindi po nila alam kung paano ito ay pronounce dahil hindi po nila ito banggitin dahil baka mawalang galang nila ang pangalan ng Panginoon. Kaya every time na makikita po nila yung word na YHWH, alam nyo po ang kanilang ipinapalit dito? Adonai. Ang ibig kong sabihin ng Adonai ay Lord, Master, Ruler, Adon or Adonai. No? So,
hindi po nila dinidirekta yung YHWH. Ha? Sa English po, ito ay Jehovah. Now, hindi pa po ito yung actual name of God kasi sa English po, ang translation po nito, pag yung po sa original, Jehovah or Yahweh, sa English po, lumalabas itong Lord. Ha? Kaya, yun pong sinasabi ang Jehovah ng Old Testament, siyang Jesus ng New Testament, yung Jehovah doon is not an actual name. It means Lord. Okay? Lord. So, nangangahulugan po, hindi pa yung most revealed name of God. Kasi mayroon pang kapangyarihan ito na ibibigay po sa atin. Amen? So, dinidetalye po natin ang ating pag-aaral upang nang sa gayon, mas maipaliwanag po natin ito sa iba. So, na-discuss po natin Adon, Adonai, yung pong I am that I am, it means sa Hebrew, Eheye Asher Eheye. No? I am Eheye. And then, Most High God, ito po yung El Elyon. Para at least pag nakita po natin itong mga salitang ito, ito po ay mga Hebrew terms pertaining to the English translation. The God of Sight, El Roi. No? Ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Almighty God, ito po yung El Shaddai. Okay? Kaya may mga samahan po tayo ngayon. Yung El Shaddai, ito po ay kinuha mismo sa pangalan po ng Diyos. It means Almighty God. Yung pong Everlasting God, it means El Olam. So, ito po yung ilan lang sa mga names and titles of God in the Old Testament. Bigyan pansin din po natin, mga kapatid, ha? Yung pong compound names of Jehovah. Meron po tayong mababasang ganito na kung saan hanggang sa ngayon ay atin pong maaangkin. The compound names, first is Jehovah Jireh. Alam na alam po natin ito. It means the Lord will see or the Lord will provide. Ano pa po? Jehovah Rapha. The Lord that heals. Ang Diyos o ang Panginoon natin na nagpapagaling. Jehovah Nisi, the Lord our banner. Siya po yung ating watawat. Di po ba ang watawat ay ginagamit sa pakikidigma? Pag itinaas na ang watawat, ibig sabihin, nandoon ang tagumpay. Kaya kung tayo nasa pakikipagbaka, isipin natin, He is our Jehovah Nisi. Siya po ang ating tagumpay. Siya po ang ating tagapagtanggol. Jehovah Makadesh, the Lord that sanctifies. Siya po ang nagpapabanal sa atin. Jehovah Shalom. The Lord our peace. Amen. Kaya nga po, sa kanila ang bati ay Shalom. Ha? It means hello. It means peace be with you. It means goodbye. Ha? Shalom. Jehovah Sabaoth. The Lord of hosts or the Lord Almighty. Jehovah Elyon. The Lord Most High, ang Panginoong mataas sa lahat. Jehovah Ra'a, the Lord is my shepherd, ang Panginoon ng aking pastor. Jehovah Hosino, the Lord our maker, siya ang ating manlilikha. Jehovah Chidkenu, the Lord our righteousness, siya po ang ating katwiran. Jehovah Shama, the Lord is present, siya po ang ating kasama sa lahat ng panahon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! But then, gaano man po kagaganda ang mga pangalan at mga titulong ito, pero still, ang kapahayagan pa rin, ang pinakamatamis, pinakamaganda, pinakamataas, pinakabanal na pangalan, pinakadapat nating sambahin sa lahat ng pangalan ay ang pangalan.
Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya kaganapan ng lahat ng mga pangalan at mga titulo ng Diyos in the Old Testament, siya na po mga kapatid ang kaganapan. Kaya nga po sinasabi ni Zacarias na darating po ang pagkakataon, ang Panginoon ay magkakaroon ng isa lang pangalan. Amen? At ito po ang sinasabi sa aklat ng Mateo. No? Yung isang batang ipinanganak na ang kanyang pangalan ay tatawagin Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen? Yan po ang sinabi sa Isaiah chapter 7 verse 14 na isang babae, no, isang dalaga, I mean, ay maglilihi, no? At manganganak ng isang lalaki at ang kanyang pangalan tatawagin Emmanuel, no? Sa Isaiah 9:6 na na sinasabi po ang isang batang lalaki ay bibigay sa atin at ang pamamahala ay mapapa sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin, no? Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang amang prinsipe o pangulo ng kapayapaan. Amen? At yun nga po ang binanggit sa aklat ng Mateo, no? Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Ang Diyos ay suma sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos, ang Jehovah, ang Yahweh ng lumang tipan, nagpahayag sa bagong tipan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang siya ay magpahayag sa laman, hindi ibig sabihin na wala kanyang pagiging espiritu, no? Kundi nagkaroon siya ng ikalawang kalikasan, walang iba kundi ang pagiging tao sapagkat kinakailangan ang kanyang pagiging tao upang nagsagayon matubos sa kasalanan ang sangkatauhan. At nang siya nga ay mabayubay sa krus, yung laman, yung dugo niya, yun po ay ibinuhos, inalay para po sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa sa atin na ganap ang kaligtasan. Amen? At pagkatapos ng ikatlong araw na siya ay mamatay, siya ay nabuhay na mag-uli at sabi, hawak niya, amen, ang susi ng Hades at ng kamatayan. Tagumpay ang Panginoon laban sa kamatayan. Siya ang nabuhay na mag-uli at siya ay mabubuhay magpakailanman at lahat po na nananampalataya sa Kanya, magkakaroon din ng yagong pag-asa na mamatay man tayo sa pisikal pero may pagkabuhay na mag-uli na kung saan makakasama natin ang Panginoon magpasawalang hanggan. Lastly, kaya nga po ang sabi mga kapatid, sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11, wherefore God also hath highly exalted him. Nasabi natin, oh, ang Diyos itinaas siya, no? Ang itinaas po ay yung kanyang pagkatao. Na kung saan sa kanyang pagkatao, kanya po mga kapatid, minana yun pong tinatawag na kaligtasan. Kaya sa kanya pong pagiging tao, siya po ay itinaas. And given him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. That every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ibig kong sabihin, sa kanyang pagka-Diyos, mga kapatid, nandun pa rin ang kaluwalhatian. Pero hayag ang kanyang pangalan Jesus na ang tugod ay lulubog, lahat ng dila ay magsasabi sa Jesus ang Panginoon. At siya ang in the Old Testament, kung sino ang Diyos, siya lang din ang Panginoon. Yes. Nung sinabi ngayon na si Jesus ang Panginoon, hindi siya ibang Panginoon kaysa Panginoon ng lumang tipan. Yes,
That's the basic. That's the very truth about the one God. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Amen. Bawat isa ay tayo, walang ibang pangalan na ibigay sa silong ng langit na sukat natin ito.